Magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel, Malyaris Garden. Ang isishare ko naman po sa inyo ngayon, yung dalawang paraan ng pagbuhay ng bougainvillea cuttings na pinakamadali. Ay ito, check na matututunan ninyo at makakabuhay kayo ng mga bougainvillea. Kahit na anong klase ng bougainvillea, kahit na rare variety o top rare o kaya yung mga common, siya rin pare-parehas na mabubuhay yan sa isishare ko sa inyo na pamamaraan kung paano mabubuhay. Halika, mag-cuttings tayo. Dito tayo kukuha sa Sophia Indiana. Ganito ang bulaklak. Kuhanin na natin ito. Yung may bulaklak naman ito. Kukuha din tayo ng yung matabang sanga niya. Ganito kalaki. Ayan, dalawa na. Ganyan natin dulo. Kukuha tayo dito. Ito. Yung walang bulaklak. Ito. Sophia Indiana din ito. Ayan. Nakakawa po, buhay na tayo. Ito yung bubuhayin natin. Ganito ang bulaklak. Ganito lang ating gagawin. Makakabuhay tayo, napakadali lang. Itong share ko sa inyo na ito, ito eh talaga matututo kayo. Ganito lang gagawin nyo. Gagawin yung kinuha natin ito. Ito yung mataba. Ito, puputulin lang natin ito. Yung ganito kahaba, tatlong parte. Ito yung walang bulaklak. Ito yung may bulaklak. Pwede ito, tanggalin natin yung pinaka bulaklak niya. Ganda no? Ayan, Sophia Indiana. Lagay natin dyan para natatanaw ninyo. Ito, tatanggalan natin ang dahon pero hindi lahat. Ganyan lang natin. Ito na natin. Pinakasimple yung paraan ng pagbuhay ito. Pinakamadali. Sandali lang na i-prepare nyo na, nagawa nyo na. Kasi naka-apat na tayong ganyan. Ito yung isa na kasi dalawang paraan ng pagbuhay ang gagawin natin. Tanggalin natin ang tinig nito. Dito muna siya. Ngayon, kukuha lang tayo ng ito, inanda ako na rice hull na ganito. Yung bulok na rice hull. Bulok na ito. Durog-durog na yung iba, di ba? Ayan. Pero kung hindi masyadong bulok yung rice hull ninyo, haluan nyo lang ng lupa na sandy soil. Pero pag bulok na, kahit wala nang halo, okay lang. Ganyan na, maganda, di ba? Bulok na bulok. Ito yung mga supot pinagabita namin kasi nag-repot kami isang araw. Ganito lang pagsasalin. Gagawin natin. Para matutunan nyo ng husto, pakita ko na sa inyo. Isiksik lang natin ng konti na ganyan. Hindi naman yung sobra-sobra. O isa. Kaya na pagsalim eh. Dalawa. Mga luma na itong plastic. Tatlo. Ayan, apat na. Hindi naman sobrang siksik, pero siksik ha, yung hindi ano. Hindi na pa yung sobra-sobra. Pagka nasupot na natin ganyan, dito na tayo. Dito na natin to para maganda. Pag nasupot na natin ganyan, tatanim na natin agad dito. Hindi na tayo gagamit ng rooting hormones. Dire-diretso na. Yung hindi gagalaw. Sigurado makakabuhay kayo.
O, makita niya maliliit tong sanga na to, na, 'di ba? Hindi yung malalaki. Sakto lang. Ito ICU natin. Ay, wala pa akong plastic ngayon. Pagkatapos natin na ano, maitanim, didiligan natin. Ito yung baon na niya na tubig. Diligan lang natin ang husto. Pagkatuyo na, nakita nyo, diniligan nyo, tuyo na. Hindi na masyadong tumutulo dun sa may ilalim niya. Kukuha lang kayo ng ano, ng supot ng gulay, roll bag. Ayan lang, ICU natin to eh. Pero hindi natin gagamitan talaga na kahit anong klase na routine hormone. Sure na mabubuhay yan. Ayan, pagka nailagay nyo na lang ganyan, para hindi sumayag, lalagyan natin ng tusok. Kahoy, kahit anong klaseng kahoy lang, tutusok lang natin dyan. Ito yung ginagawa kong pagbuhay, kaya ito nyo, marami lang naman tayo nabubuhay. Diba? Tatali lang natin ang musto dito. Simple-simple gawin lang, napakabilis. Ito, itinira natin itong mataba. Pagkaraan ng mga 15 hanggang 20 days, mag-uugat na yan. Kinabukasan, makikita nyo ganito na yan. Ito example ko sa inyo. Ito, may date pa siya. Ito, 24. Kagagawa lang. Maghahamog siya ng ganyan. Oh. Kasi ngayon, nag-opisa pala na naman kami magbuhay ngayon kasi nauubos na yung bugimbilya namin. Pagkahamog siya ng ganyan, hayaan nyo lang siya ng ganyan hanggang sa mabuhay. Ngayon, pagka mga 20 days o 15 hanggang 20 days, bubuksan nyo ito, titingnan nyo kung may ugat na. Pag nakita ninyo, ito yung example na ano, ito wala pa siguro ng ugat dito kasi bago lang yun, may edit siya. Pag nakita ninyo na yun, pag binuksan nyo, nakita nyo may ugat na ganyan, unti-unti nyo nang bubutasin yung plastic. Papalakihin nyo dahan-dahan. O, nakita nyo ito. Ito, Panay Sophia Indiana ito. Ayan, mga buhay na siya. Pakita ko lang example. Ayan, may maugat. Diba? Apat. Ayan. May maugat na. Ito, marami na ugat. Lumalabas siya dyan sa butas ng plastic na ganyan. Napapansin nyo yan, pag tinignan ninyo, pag may ugat na, butasan nyo na yung plastic na ganito. Dahan-dahan yung papalakihin. Ayun, makakabuhay na kayo. Sample ko lang sa inyo, kinuha ko ito sa buhay namin. Ayun, ito, mabubuhay ito. 20, hanggang 15 to 20 days buhay na yan. Ito naman, yung malalaki na ganito, magsusupot ulit tayo. Isa lang. Hindi rin tayo gagamit ng kahit anong klase na routine hormone. Actual na to eh. Kitang-kita nyo na. Sigurado makakabuhay kayo. Kasi maraming mga nagko-comment sa akin na hindi rin sila nakakabuhay. Pag ito napanood nyo, ginawa ninyo, sigurado makakabuhay na kayo. Kahit na anong klase na bugambilya. Kahit na rare pa yan. Kahit na common. Tutusok nyo lang na ganyan. Ganyan. Pero dapat yung hindi gumagalaw. Dapat medyo siksik. Didiligan nyo lang ito. Ito direct. Kasi pag mataba na ganito na, mabubuhay na ito kahit hindi ninyo i-ICU. Pag ganyan kalaki, makita nyo. Kasi laki nung halos. Malaki pa yung kikit ko. Tawag dito, yung maliit na daliri ko. Ganyan kalaki, mabubuhay na lang direct yan, hindi nyo na i-ICU yan. Ayun, didiligan nyo lang. Sa unang tanim ninyo, diligan nyo. Ayan.
Kinabukasan, huwag yung didiligan. Ikatlong araw, makita nyo, tuyo na, diligan nyo. Huwag nyo lang steady ng tubig ng tubig. Lalagay nyo lang doon sa medyo, huwag masyadong malilim. Alam mo yung mga bougainvillea, talagang gusto nyo, nainitan eh. Yung nainitan siya ng pakunti-kunti. Pakadali niya mabuhay. Ganyan lang ginagawa ko. Nakita niya naman, marami tayo nabubuhay ng mga bougainvillea. Ito mo, buhay na buhay. Nandito na lang ang video ko ito. Kasi yung mga iba daw talaga daw hindi sila makabuhay. Yan, ganyan lang ang gagawin nyo. Napakabilis lang na paraan. Napakadaling paraan lang. Yung maliliit na yung mga dulo, yung mga sangang maliliit, ay see you ninyo. Pero yung matataba, direct nyo na. Nakita nyo yung laki, pakita ko lang yung laki ng mga ICU, ganyan lang . Yung dahon niya ay diretso na, di ba? Hindi na naglagas . Hanggang dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Bye bye.